Hi guys, welcome back to my channel. I'm here now in the kitchen, guys. Now for today's vlog is about for my Arozcaldo's cooking recipes like that. So this is the ingredients. There is the garlic. Here the garlic. And then this is the ginger, chopped ginger. Then chop onion. Then I have this one. To look for more. Bakit? How come not to look? Too much to look. Bye bye. The soaked rice. Soak malagit rice and the basmati rice. Now I understand, huh? Here. And also I have the spring onions. I will cut it later for the toppings. Then I have here this one Maggi cubes, which is the chicken cube. So now guys, let's start my cooking. So only this thing, the seasoning, the iodized salt, and the black pepper powder. So guys, now let's start. So here now I'm heating up the pot here. So now I'll just pour some olive oil. Now I just fry the garlic to make it brown, golden brown for the toppings. It is now almost finished for this garlic. Now it's turns to golden brown. So we have to remove out from the pot now for the toppings, guys. So this is the one, guys. So we will just sit aside this one, keep it aside for this while cooking later. Also now we'll start to saute the garlic, onions, and the ginger later on, guys. Okay, so now we'll start. Put the garlic on the little garlic. Only one piece of onion on the garlic. So let it become little golden brown also for the onion. So just wait maybe in just 1 minute. Let's add the chicken. That is one only, guys. Mga buto-buto lang to. Marami kasi din siyang ano. Marami pa siyang mga laman. So, mura lang din siya. Yan siya, guys. Yan muna natin siya na ano yung patas niya. Thank you.
will add this ginger. Gusto ko maraming ginger, guys. Shallots natin siya ng mga 5 minuto. So let's wait until 5 minutes, then we will open later. So yan na siya, guys. Kumakatas na siya. So let's put our seasoning. Lagyan natin ng paminta, guys. You have work, I mean. No, I just add this rice, malagkit, at saka yung basmati rice. Actually, 2 cup na po siya, guys. Hayaan lang muna natin ito. Takpan muna saglit ng mga 2 minutes. Tapos, mag-add tayo ng water. Actually, meron akong pinapakulong water dito sa kabila. Yan siya, guys. Napakulo ako ng tubig. So, ilagay natin yan mamaya. Along with the Maggi cube, chicken cube. So, takpan muna natin ito siya, guys. Na mga another 5 minutes. So now dito, guys, bali itong dahon ng sibuyas. So hihiwain ko siya para pang toppings mamaya. So yun lang siya, guys. Hindi lang natin ito isaho kasi para hindi ano. Kasi baka hindi maubos, then hindi masarap pa rin. Initin lang tapos i-toppings to siya ng fish. Lagay muna natin itong cubes dito, guys. Lagay muna natin ito siya. Isa lang. Yan. So hayaan muna natin siya na matunaw dyan sa tubig na makuluan siya. Tapos idagdag natin doon sa kabila. So iyan na ang pang-toppings natin, guys. Set aside muna natin. Ayan, kumukulo na siya. So lagay na natin. Medyo konti lang ng tubig. Dagdagan ko pa ng tubig, guys. Kasi konti lang siya. Lapit na ang lugaw natin. Dagdagan ko pa siya ng paminta. Masarap kasi pag malasa na paminta, guys. So ito lang siya ang way of cooking po sa pag ano luto ng Arozcaldo. Sana magustuhan niyo to, guys. Kulang pa siya ng tubig pero dagdagan ko siya, nagpainit ulit ako, guys. Tsantsahin niyo na lang na parang lugaw din siya ba. So guys, another water again.
check muna natin. Medyo malakit na siya, guys. Malasa din kasi ang malakit na rice para sa arroz caldo. So, dagdagan ba natin ng tubig. Bali, lugaw na siyang tignan, guys. So, dalawang ano lang siya, guys, na tubig. Ito, medyo okay na to siya. Pero kung medyo ano siya, guys, tuyo, kayo na lang magdagdag ng tubig. Yan siya. Kunting ano na lang, so malapit na itong maluto, guys. Tapos pag siniserve niyo siya, itatopping ano lang to, yung ano, yung nasit aside na garlic, fried garlic at saka yung cut na spring onions, yung dahon ng sibuyas. Okay. Lagyan muna natin ng asin. Ano natin, guys? Mix. Depende lang sa taste nyo, ya. Kayo na ang mag-estimate or mag-adjust ng asin according to your taste, guys. Ako, hindi ako masyadong ano maalat. So, now it is done. So, once again, thanks for watching and hope you like and subscribe my channel if you are new so that you will be notified for my next upload. Okay, guys, thank you for watching again. God bless you all. Keep safe and take care always. Bye-bye, guys.